Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, sobrang maiiba tayo compare sa mga content na ginagawa ko lately kasi ito yung kinaka-addictan namin ng husband ko. Sabi nga namin, hindi lang siya dapat kasi natutunan namin sa life, sa dami naming napagdaanan sa life din at talagang ngayon lang kami na-addict sa mga ganito. Na-realize namin na hindi lang tayo dapat look good, feel good at dapat smell good din tayo. So ayan, sobrang excited ako i-share sa inyo kasi may mga na-discover kami simula rin nag-research yung husband ko kasi talaga siya yung pinaka-addict talaga sa perfume. So, ang talagang totoong addict dito ay yung husband ko. Nahila niya lang ako kasi kung ako talaga, honestly guys, hindi masyadong big deal sa akin yung perfume. Alam niyo, parang ano lang ako eh. Yun nga, gusto ko feel good, look good lang ako before. But now, sobrang iba dahil nadami yan ako. At sinasabi ko, like ko sinasabi sa inyo yan before, college days, pumupunta yan sa amin. Sabi sa inyo, ang afford lang niyang pabango is 160 pesos pa lang noong time na 2008, 2007. Ayun, kasi guys, yung dati afford niya pa lang yung mga prescripto na ang prescripto before is 160 pesos lang noong 2017 kasi 2008 kami nagkakilala. So sabi ko sa inyo na iwan talaga yung amoy niya. Clinic Happy Men pa talaga yung binibili niya. Tapos kapag umaalis siya, number 36, 'di ba? Number 36 sa prescripto 'yon. Hindi kami sponsored. Ayun, hindi kami sponsored pero baka naman prescripto. Malaki yung joke lang. Yeah. Pero kung gusto niyo na mas matry naman yung perfume ko, meron din man ako ng Happy Men. So, ay, wait lang. Sabi mo sa kanila, yung sa prescripto na bigyan mo naman ng credit yung prescripto. Ah, sige, prescripto. Like, gano'ng kalakas yung projection na at pag umuwi yung mga tito at lolo-lolo? Ay, alam ko, uwi si Heinz na mga, darating nga ng mga 6, 7 sa amin. Tapos umuwi kasi yung tito ko mga 9 o'clock, 10 o'clock. So, syempre, estudyante, kay may mga curfew-curfew pa before, kailangan umuwi ng maaga. So, ang mangyayari niyan, pupunta siya sa amin, tapos uwi siya ng 7. Tapos pagdating ng tito ko ng mga 9:30, 10, sabi niya, pumunta galing dito si Paul. Kasi Paul yung tawag sa kanya. So, sabi, galing na naman dito si Paul, no? Tapos ang bango daw kasi. So, grabe, imagine nyo, 2 to 3 hours tumatagal siya sa sala namin. At for 160 pesos lang yon sa prescripto yun ang pinaka-favorite niya. But I think ngayon is 200 pesos na siya. Nakauwi no? Na ako, di ba? Nakauwi na siya at lahat naiiwan. So, ayun. So, sabi ko nga, husband ko yung sobrang addict dito, nag-research siya until ma-discover niya sa TikTok si Brent. Brent, ano yun, Daddy? Ben? May na-discover siya sa TikTok na sobrang nag-addict din sa pabango, nagbibigay ng mga kung anik-anik mga tips parang about sa perfume. Guru. Yeah, parang fragrance guru siya. So, wala siyang ginawa hanggang maggabi bago matulog, nag-research siya. Brent Ben Dania. Ha? Brent Ben Dania. So, search nyo na siya sa TikTok, guys. Kung gusto niyo pa ng mga credit sa kanya, kasi talagang dahil sa kanya nalaman namin yung Frog Head Philippines. Para siyang fragrance, pero ang pag-pronounce is frag. All about, talagang perfume lang pinag-uusapan doon. Pwede kang magtanong anything. Napaka-accommodating ng mga members. So, nakakatuwa. Kung gusto niyong lumawak. Kung gusto niyo lumawak yung kaalaman niyo about sa perfume, magpunta lang kayo sa Frog Head Philippines. Sobrang the best yung mga nag-a-advise doon, mga nag-share. May mga murang perfumes. Then doon, but we decided na tumingin na lang sa Shopee ng legit na seller na sila rin ang nag-recommend. So, bago ko ipakita sa inyo, binigyan ko muna kayo ng intro about sa... Ay, wait lang ma'am. Doon sa Frog Head na yan, mahisingit mo. Talaga sabihin mo, grabe. Ito ang group na talaga ang walang pinag-usapan. Yes, walang pinag-usapan ko hindi fragrance. Kasi bago ako bumili nito, talagang nagtanong din ako, di ba? At sabihin mo doon, ano... na yung group na yan is, ano ba to, ultimo yung mga TV nila, yung mga reload nila, willing sila iswap. Correct! Oo, tapos kung on a budget naman kayo, kung ayaw nyo pa, kung wala pa naman kayong budget for the fuller bottle, may mga decant naman sila, meron din naman doon may nagtitinda doon na parang mga kalahati na lang yung perfume nila for the half price na lang din, di ba? At meron para dong ano, meron dong barter, yung barter yung parang si-switch kayo. Halimbawa, for TV diba? O for TV nila gusto nilang i-ano, i-tawag ito, i-trade sa gantong halagang pabango. Kasi kapag 15k na worth ang pabango para sa smart TV niya. Pero grabe na-amaze ako sa pabango ha? Kasi kala ko lang parang unang nakikita ko lang siya sa mga mula, parang nadadaanan mo lang. Kasi nga hindi ka naman into perfumes eh, di ba? Pero kapag pala once na into perfumes ka na, ay parang ma-appreciate mo na, wow, heaven pala to. Tsaka yes. Ito pala, sabihin mo yung nakikita mo sa perfume sa mall, guys,
limited lang. Yun. Limited lang pala. Mas maraming, malawak. Maraming perfumes na wala sa buhay na hindi nakaka-penetrate. Yung dalawang binili namin na to, guys. Sa Middle East lang siya, pero hindi siya makita sa mall. May mga legit lang na seller talagang, piling-piling legit na seller lang talaga sa Shopee. Yung pinagbilhan namin. At sobrang feeling namin, at hindi lang feeling, sobrang affordable. Kasi syempre, di ba, pag perfume, parang lagi sasabi natin kung ano yung uso ngayon. Jo Malone, mga Gucci, Armani, yung mga Armani, mga Lacoste, designer. Yung mga designer perfume. But we have the niche perfumes. May niche pa pala. So tignan nyo, husband ko talaga, at is buto naririnig nyo, kasi siya rin talaga nag-research about this. Gusto ko lang talaga share sa inyo. Perfumes are like Prada, Gucci, Armani, tapos are Versace, Tom Ford. Yan yung mga designers. Emporio Armani. Yung niche perfumes tulad ng yan, yung Creed Aventus. Yan ang mga... Kasi yung Creed, guys, pinag-usapan nga namin ni Daddy. Sobrang, from 19,000, magiging 21,000 na siya. 23. Tapos, 23 ba? 23. Tapos, na mga pinapanood niya sa YouTube, nakikita niya, is sinasabi na hindi, although mabango talaga siya, pero may mga alternative na reformulate na rin daw. Pero yung... Yes, yung longevity rin kasi usapan dito. So, meron kaming mga na-discover na worth 3,000 below na talagang makakalaban ng Creed. Pero sabi nga ni Brent, di ba, hindi porket sobrang clone siya, is talaga makukompare mo siya, imitation siya. Hindi, pero siya may iba-iba pa rin because talaga. Because there's no perfume as 1:1. Yes, there's no perfume na 1:1. So, and, ang sa amin lang... Sabihin ko, ma'am, sa halaga na 23,000 versus let's say 2,500 to 3,000. I cannot complain. Sobra. Tsaka alam niyo rin na pansin ko rin ngayon na ayoko na may kaamoy. Ayoko yung parang, ay, ito yung pabango niya. Ay, ito siya. Ay, nectar yan. Ay, ano siya, ganyan. Sa akin, okay lang yun for everyday. Katulad nito, may mga perfumes ako dito na sinisell na 249 pesos or 220-249 depende sa ml. Ito, pwede itong pang everyday talaga. Pwede siyang pang everyday. Talagang malalaban ko rin dahil itong perfume ko, magpo-promote na rin ako. Sinta na naman ako. Itong perfume na to, marami akong sobrang na-try na supplier na perfume. Pero babalik ako dun sa supplier ko talaga dahil sa France pa talaga yung oil niya. At grabe, si Daddy ang saksi. Pumunta kami sa Jo Malone, amoy ko sa kanyang nectarine tsaka woodsage na sobrang favorite ko talaga. Grabe, sa sabi sa inyo, parang hala, nagawa na siya sa worth 249 pesos sa perfume ko versus sa 4,000 yan, di ba? No. Ay, 8K. Kasi for price ng Dior Sauvage 4,000 yung maliit nila. Oh. 50 ml to 30 to 50 ml. Tapos yung 80 ml nila or 100 something. Nasa 8,000, almost 9,000. Pero yung sa perfume ko, lalo na yung Nectarine, Woodstitch, ilalaban ko talaga sa inyo. Talagang hindi ako mapapahiya na masabi ko talaga sa inyo na may laban talaga sa worth 249 pesos na perfume ko. So, ayun. If ever, guys, kung interested kayo, share ko rin sa inyo kung saan namin binili yung perfume namin. And, ayun, kung bakit namin to napili. Okay, ito yung mga napili namin kasi ito yung na-compare din sa YouTube ng mga perfume gurus sa YouTube, sa TikTok, na talagang may laban siya sa Creed. Pero, syempre, iba naman yun. Kasi, grabe, ngayon ha, sa inflation, may family ka na, pinapaaral ka na, hindi naman natin masyadong priority yan. Why not go for... affordable and practical na mga perfumes. Kung hindi kaya, wag ipilit. Kasi sayang din naman. Tapos pabango lang. I mean, pabango lang. Hindi natin masabi in the future. Ayoko rin magsalita ng tapos, guys. Kasi hindi natin masabi. We'll never know. So, since guys, hindi pa siya priority yung mga ganun kamahal na pabango like 19,000 or what, guys. Ang ginawa naman ng husband ko, since affordable naman, may nakita nga kami mga legit na sellers, thanks sa Fraghead Philippines din talaga, na nagbigay, and kay Brent na nagbigay sila ng mga legit, na nagtitinda ng mga testers, and mga legit na mga pabango na below 3,000 pesos. Yung mga nagpapasabay, ayan, nakabili siya ng apat. Actually, dalawa pa lang yung dumating, yung dalawa on the way pa lang, kasi yung shipping kasi galing pa sa ibang bansa. Na-addict talaga siya. Well, sa akin naman, okay lang naman sa akin kasi hindi naman talaga siya palabili. As in, I mean, may budget siya sa sarili niya.
Pero kaya, pag ayaw niya talaga yung isang bagay, ayaw niyang pilit, ayaw niya ipilit na bilhin kasi wala, hindi niya talaga feel. So, ito na nga, ang dami ng introduction kasi sobrang excited ako sa inyo guys i-share kasi gusto ko rin i-share kung anong bago sa amin and makakatulong sa inyo. Pag-isipan niyo guys kasi grabe, ang laking tulong din syempre kapag alam mo yung hindi ka lang feel good, look good, mas okay rin talaga na alam mo yun, sobrang bango ka, yung confidence kasi guys. I mean, alam mo yung parang mag-smell good ka, parang t-shirt ka. Hindi mo kailangan bonggahan, maging colorful, hindi mo kailangan yung head to toe mo, mag-luxury items yung, or luxury yung suot mo, kahit gano'n ka, alam mo yun, hindi mo kailangan ng ganun eh. Kahit mag-plain all black ka lang, tapos alam mo lang mabango ka, promise guys, try nyo. Try nyo yung mag-plain ka lang, or gusto nyo lang na simpleng outfit, tapos pabanguhan nyo ng maraming sarili nyo. Ay, sobrang hindi mo na kailangan gumastos ng libo-libo, milyon-milyon for you to feel good talaga. So, ito na nga guys, ha? Wala, besa, check nyo lang talaga, ha? I-reveal mo. So, ito na nga yung na, kasi sa mga na panood namin or nabasa namin, isa to sa pinaka masasabi namin na magmamatch din sa personality namin or kasi sa pabango, ganun din yan guys eh. Ito pala. Ito okay, pala. Sige, share mo. Narinig ka naman nila. Ito pala, sabihin mo, ano, yung pinili natin na yan, blind buy yan. Ano yung sabihin ng blind buy? Ang sabihin ng blind buy perfume is nabasa mo at dahil alam mo yung, for example, di ba kinumpare nila, for example, sa Clean Aventus, dahil nabasa mo na ito yung pinaka-strongest clone at dami mo nabasa review, blind buy, kahit hindi ka na bumili ng Deccan. Parang ano na, parang alam mo naman tayo, risk taker tayo. So, nag-take din kami ng risk. Pero kasi, naniniwala naman kami kasi ang dami na panood ni daddy ng review. Tsaka, si Heinz... Just from local to international. Yeah. Yes, yung husband ko kasi guys, ang bagay na bagay sa kanyang perfume is yung sobrang strong. Yung mga parang pang DOM, mga DOM talaga. Pero super strong. Yung may pagka-spicy, woody siya. Hindi bagay sa kanya sobrang fruity na very light. Yung mga ganun. Kaya gusto ko sa kanya, yung mga Lacoste White, tapos, ano pa ba yung mga... Bulgari. Yung mga Bulgari, ganyan. Tapos ito nga, sabi nga namin, itong binili namin na to, is talaga nag-take kami na ng risk. Yung mga ganon. Yung mga Ralph Lauren niya, mga ganon. Tsaka yung bad boy ni Carolina Herrera. Yun, mga ganon. Tapos may yun pa yung 1 million something. Ano yun? Yung Paco Rabanne. Paco Rabanne. Pumunta din kasi kami ng Rustance. Nagtingin-tingin kami. So, pero feeling ko talaga isa to sa magaganda kasi ito yung hinahanap. Feeling ko lang ha, sa mga, sure, check natin kasi naka-close pa siya. So, bumili na rin ako kasi Christmas gift na rin niya sa akin. At ang bili namin lang naman dito, yung sa akin, ang ito sa akin. Papakita ko na muna. Ayan, ito ay Club de, ano? Club de Nui from the House of Arma. Ito ay Club de Nui from House of Arma. Ayan, Arma. Husband ko lang tuturo sa akin ito pero... Ayan. Buti na lang siya. Club de Nui. Basahin mo lahat. Club de Nui. Intense woman. Eau de Parfum. Para pag-pronounce. Ang hirap pag-pronounce, di ba? Eau de Parfum. Intense woman. Intense woman. Kasi ano siya, meron siyang intense. Meron pang isang klase nito. Pero ang kinuha ko yung Eau de Parfum. Kasi... Eau de Toilette yata yung sinasabi. Yung isa. Kasi pinag... nagtanong ako sa kanila, yung isa daw is more on pang everyday, tapos any occasion, ganyan. Versatile siya. But sabi ko, gusto ko yung talagang parang yung sasakit talaga yung masangsang sa amoy. Hindi man sobrang sangsang, pero yung... Parang may scent bubble. Yung parang malayo ka pa lang, yun. Parang okay, alam nila na yung, ay, ano to, si Debbie to, parang gano'n. Parang amoy mo na pag... Dumaan ka sa isang tao kahit naka-face mask yan, super bango mo. So, ito ay 2,500 pesos lang. Binili namin to sa JP Fragrance Shop. Sa Shopee. Kasi si JP, isa to talaga sa mga legit. Actually, dalawang pinagbili namin. Pero, na-compare namin yung dalawa, mas mura rin kay JP Fragrance at Shop. Mo, at super bilis lang shipping. Bago tayo bumibili, pinapa-legit check mo natin sa group. At yeah. Bang masabi kundi JP. Tsaka yung isa yung Stan something. 100% legit. Yes, ito ay binili namin. So, isang pang babae, ito yung pinili ko dahil sabi nung mga iba, nung mga ano doon, yung nagsumasagot. Ito naman is more on maganda daw siya pang gabi at yung pang weather is winter, so pang malamigan. Pero sabi ko, natuwa ako kasi binigyan niya ako ng, ano to, asa na ba yun? Deccan. So, ayan. Pero,
So check natin, so, check natin. Vlog, watch my next vlog kasi i-unbox natin yung Amoy na gagawa tayo ng review. Yes. Sa, spot review. Sige, guys. Sa next vlog ko na lang is papakita namin and i-amoy namin isa-isa tong mga pinagbibili namin. Ito naman kay Heinz, pang lalaki naman siya, is EDT naman siya. Again, intense man. From the House of Arma. From the House of Arma pa rin, pero pang lalaki siya. Actually, dalawa to eh. Meron din siyang perfume. Tsaka yung Udit Wallet. So, ito yung Udit Wallet, yung dumating. Kasi, tawag dito yung perfume. Ano pa yun? Pangalawa naming, nag-decide na lang kaming bilhin ulit yun. Kasi sabi namin is, na-research namin na mabango rin doon. At least,